Sign and trade nga ang naging paraan itong team ng Utah Jazz at ng Cleveland Cavaliers para matuloy ang kanilang trade. Itong si Colin Sexton ay nag-sign muna ng 4-year 72 million sa Cavaliers at dinala na nga siya sa team ng Utah Jazz, earning him mga idol na $18 million sa 4 na taon. At very solid money na nga yan para nga dito kay Colin Sexton matapos nga ng kanyang season-ending injury last season. Binigyan pa rin siya mga idol ng malaki-laking kontrata. At ngayon nga ay may pagkakataon itong si Colin Sexton na i-redeem ang kanyang sarili. Dahil paniguradong may kalayaan nga siya dito sa team ng Utah Jazz na laruin yung kanya talagang laro. Dahil mga idol, nung nasa Cavaliers nga siya ay na-outshine na siya na ito nila Darius Garland, Evan Mobley. Kaya nga medyo limitado na rin ang kanyang paglalaro sa Cavaliers. Pero ngayon nga nasa team na siya ng Utah Jazz at para nang siya ang kanilang main player, ay baka bumalik nga siya mga idol sa kanyang dating season averages na 24 points per game. Pero anyways nga mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin eto nga si Moses Moody. Dahil mukhang swerte nga talaga ang team ng Golden State Warriors sa pagkuha sa kanya sa 14th pick. Nagsalita nga kasi ang isang staff ng Golden State Warriors at sinabi niya, "I'm telling you, Moody is going to fill that stat sheet up. He's just going to continue to get better and make plays." Yan mga idol ang nakikita ng potensyal dito kay Moses Moody. At isang example nga yung summer league performance niya kung saan nag-average siya ng 19.3 points per game, 2.8 rebounds, 2.5 assists, 1.5 blocks per game, and 1.5 steals per game. Yan mga idol, filling the stat sheet up nga itong si Moses Moody kahit summer league nga lang yan. Kaya nga, yan ang nakikitang potensyal na itong Golden State Warriors staff kay Moody, isang ngang all-around player or two-way player. At ngayon nga mga idol ay pag-usapan na natin ang ating panghuling balita na patungkol nga dito sa Los Angeles Lakers na balita ni Adrian Wojnarowski. Sabi niya, "The Lakers are going to continue to be active in trade talks and have shown interest in Utah's veterans such as Jordan Clarkson, Bojan Bogdanovic, and Mike Conley." Yan nga mga idol ang panibagong interest ng mga players ng Lakers matapos na mag-focus nga sila ng mga nakaraang linggo kay Buddy Hield at Miles Turner. Dahil sinabi rin kasi ng Utah Jazz mga idol na gusto nga nilang i-trade itong tatlong ito. At siguro alam na rin naman natin na ito ang team ng Utah Jazz. Si Danny Ainge ay sabi coveted nga daw yung 2027 and 2029 first round pick ng Lakers. Ibig sabihin gusto niyang kuwanin yun, desire niyang kuwanin yun via trade. At ito nga daw ang isang possible scenario dyan. Ibibigay ng Lakers etong si Russell Westbrook ang 2027 at 2029 first round pick nila kapalit ni Clarkson, Bogdanovic at ni Mike Conley. 3 players ang makukuha ng Lakers sa deal na ito. Offensive firepower ang talaga namang makukuha ng Lakers sa deal na ito. At isang veteranong point guard subok sa playoffs na si Mike Conley ay makakatulong for sure kay LeBron. Kaso ang problema ay not so much sa defense ang madadagdag sa Lakers kapag kinuha nila itong deal na ito. Hindi katulad sa Indiana Pacers na offense and defense, Buddy Hield offense, tapos si Miles Turner defense. Kayo ba mga idol, ano sa tingin nyo ang magandang deal para sa Los Angeles Lakers? Ito bang sa team ng Utah Jazz or sa team ng Indiana Pacers?